Asahan na po ang posibleng traffic sa ilang bahagi ng Metro Manila ngayong weekend. Kasunod dito ng abiso ng DOTR sa gagawing paglipat simula ngayong gabi ng mga makinarya para sa ginagawang Metro Manila Subway Project. Pero kanina pa lamang ramdam na ng maraming motorista ang pagsikip ng daloy ng trapiko. Live po mula sa EDSA Mandaluyong nagpapatrol si Johnson Marabat. So Johnson, kamusta ngayon ang lagay ng traffic dyan, lalong-lalo na Biyernes? At anong oras magsisimula yung paglilipat ng tunnel boring machine na maaaring magpalalapa sa traffic? Henry, mas mabigat ang daloy ng trapiko ngayon sa ilang parte ng Metro Manila kumpara nitong mga nakalipas na araw. Nagsimula yung maramdaman kanina pang hapon hanggang sa mga oras na ito ng rush hour na nataon sa uwian na ating mga kapamilyang galing sa trabaho, mga manggagawang kasusweldo lang dahil payday na natapat sa araw ng Biyernes. Yun ang gagawing paglilipat ng dambuhalang tunnel boring machine ay sisimulan alas 9 ng gabi mamaya. Manggagaling yan sa Manila North Harbor Center at ililipat sa Bonnie Serrano Avenue sa Quezon City. Dinagdaga na ng taxi driver na si Mang Lando ang budget sa pagpapakarga ng diesel. Alam kasi niyang mas malaki ang chance ang makarami ng biyahe ngayon, lalo't araw ng sweldo. Sa ibang araw, wala talaga. Matumal, sobra. Pag sweldo, masaya na kami pag nakaka-500. Minsan, wala. Walang inuwi. Bonder lang. Pero dahil may kabigatan ng traffic ngayon, hindi tiyak kung suswertihin ba siya sa biyahe. Sa EDSA, hindi na lang sa oras ng rush hour ramdam ang matinding traffic dahil kahit alanganing oras, susubukin ito ang haba ng pasensya mo. Mas mahirap din ngayon ang pagsakay sa public transportation kapag sumabay sa Biyernes ang sahod. Ang magkaibigang Yan at Neil, maagang pumipila sa terminal ng jeep na ito sa Shaw Boulevard dahil inaabot-anila ng halos 2 oras ang biyahe nila pauwing Pasig. Lalo na po pag Friday, medyo matraffic po talaga dito. Tsaka minsan po nagkakaubusan ng mga like jeep, nag-uunahan po. Madalas nakikipagtakbuhan kami dito sa EDSA. Minsan late na kami makauwi, gabing-gabi na. Bukod sa dami ng sasakyan sa kalsada, nag-abiso na rin ng MMDA na magkakaroon ng road reblocking simula mamayang alas 11 ng gabi, natatagal hanggang sa Lunes ng madaling araw. Sabi naman ng DOTR, posible ring makaapekto sa magiging daloy ng traffic ang gagawing paglilipat ng dambuhalang tunnel boring machine para sa Metro Manila Subway Project. Mula sa port area sa Maynila, ibibiyahe ang tunnel boring machine simula alas 9 ng gabi mamaya, kaya asahan na ang posibleng epekto nito sa daloy ng trapiko. Kabilang sa rutang dadaanan nito ay ang C3 Road, 5th Avenue sa Caloocan area, G. Araneta Avenue, E. Rodriguez Senior Avenue, Gilmore Avenue, at inaasang makararating ito sa Bonnie Serrano Avenue Linggo ng madaling araw. Bilang paghahanda naman sa parating na Semana Santa, nag-abiso ang pamunuan ng MRT3 na magsususpindi ito ng biyahe simula sa March 28 hanggang 31 para bigyang daan ang maintenance ng kanilang mga tren. Magbabalik ang normal na operasyon ito sa April 1. Sa March 27 naman, hanggang alas 7 lang ng gabi ang huling biyahe ng tren ng LRT2 na mula sa Antipolo Station, gayon din sa Recto Station sa Maynila. Tigil din ang operasyon ito mula March 28 hanggang 31. Inaasahan ding maglalabas ng hiwalay na abiso ang pamunuan ng LRT1 at ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Henry, balikan natin ang daloy ng trapiko sa bahagi ito ng EDSA northbound sa Mandaluyong City kung saan, bagamat kung titingnan ay medyo umuusad ang daloy ng trapiko sa ngayon, babagal pa rin po yan hanggang sa mga oras na ito dahil na rin sa volume ng mga galing dyan sa underpass ng Shaw Boulevard. Bagamat magkakaroon ng bahagyang pagbilis sa pagkalagpas ng mga mall sa eryang ito ng Mandaluyong, pero uubusin pa rin ang inyong pasensya dahil sa haba ng inyong magiging biyahe patungo sa direksyon ng Quezon City. Samantala, Henry, silipin po natin ang daloy ng traffic sa bahagi ng EDSA Balintawak. Dahil na rin rush hour na napauwi ng ating mga kababayan, mas ramdam pa rin ang volume ng mga sasakyan at ang tindi ng traffic patungo sa direksyon ng Balintawak at ng Monumento area. Henry. Maraming salamat, Johnson Manabat.